Diyos maray na banggi sa Indul Gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome sa ating palatuntunang tuklasin natin at ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo po makakasama sa loob po ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga tagapanood, anuman po ang inyong ginagawa, saan man kayo naroroon. Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan habang samut-sari ang mga nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Sa lahat po ng ating mga nanonood ngayon, mari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong Facebook page, Katipunan Channel, at gayon din po sa ating pong YouTube account. Siyempre, sundan nyo rin po ang ating website na tuklasinnatin.wordpress.com at tuklasinnatin.com. At maaari po rin kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi na impormasyon o nais mo kahit po na nais po ninyong gawin natin dito sa ating palatuntunan o talakayin, no? Ay maaari po kayo magpadala ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Anyway, ngayong gabi ay isa na namang napakahalagang gabi na ihahatid po sa inyo ng tuklasin natin. At katulad po ng layunin ng tuklasin natin, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pari nga po pala kayo magpadala ng text message sa 0915-258-4091. At alam niyo po ba ngayong gabi ay isang masasabi kong magsisilbing inspirasyon po sa lahat ng ating mga nanonood po ngayon, mga kababayan natin na nandito po sa ating bansa at maging nga sa ibayong dagat. Ang ating pong magiging bisita ngayon ay walang iba kundi ang presidente po ng GH Nutri-Pharma Incorporated. Siya rin po ang Managing Director ng Binhi Biopharm Corporation at siya rin po ang presidente rin ng ROCS International Consumer Health Corporation o mas kilala bilang Rich Corp. Alam niyo po, itong taong ito ay masasabi kong napakarami pong maibibigay sa ating inspirasyon, hindi lamang po sa larangan ng kalusugan, kabuhayan, at marami pang kakaibang impormasyon na maibabahagi natin, maibabahagi po natin, no? Dito sa ating mga kababayan ngayon mula po sa kanyang kwentong buhay. Alam niyo po, siya rin ang magkakaroon din po ng isang palatuntunan po dito sa Katipunan Channel, yung tinatawag po nating Sagip Buhay. So abangan niyo po yan. But for the meantime, siya po ay ang ating pong bisita, walang iba, kundi si Mr. Patrick D. Roquel. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi, Cathy. Magandang gabi sa ating mga listeners, mga tagapanood ng tuklasin natin ng Katipunan Channel. Isa pong malaking karangalan, Sir Patrick, na kayo po ay bahagi ng palatuntunan ito. Maganda siguro, Sir Patrick, ay ibahagi muna ninyo sa amin kung ano po itong tinatawag po nating Binhi Biopharm, okay, bilang isang managing director. Yeah, ang Binhi Biopharm, ang Binhi, kasi yan ang original namin pangalan. Kasi alam, ang dami-dami ng pangalan Binhi sa Pilipinas, eh, no? That stands for Biopharm and Natural Health Ingredients Company. So meaning, lahat ng mga ingredients na manggagaling sa mga plants or ginamit natin ng soil or ginamit natin ng nasa dagat, yan, pwede namin maging product dito sa Binhi Biopharm. So we grow our own ingredients, yung mga raw materials na ginagamit namin, raw materials, no? Okay. So, ibig sabihin, ito po palang mga binanggit ko po sa inyo na mga kumpanya ay magkakaruntong. Yes. Tama po ba? Kasi nagsimula kami sa soil, sa nag-plant kami ng mga
puno, kagaya ng lagundi, sambong, yung mga 10 halamang gamot ng Pilipinas, no, na pinag-aralan ng Department of Health. So, lalo na, kilala natin ang lagundi right now, di ba? So, yun ay yung tumatayong dati na, actually, up till now, gamot sa ubo, di ba? Sa mga ubong may sipo, hika, or ubong may plema, yan yung lagundi. Pero, right now, pinag-aaralan na siya for the management of COVID. So, maraming ano yan, mga nagagawa at sa mga halamang gamot nito. Mm-hmm. So, yun. Okay. At ito naman po, ano po itong GH Nutri-Pharma? Ano okay. naman po ang function? So, ang GH Nutri-Pharma, since yung bini-biofarm, nagpo-process kami ng mga plants at then ginagawa namin raw materials. So, since GH Nutri-Pharma ngayon, ang mga harap naman ng mga customers namin na bumibili ng mga raw materials nito. Ito yung mga marketing companies na gumagawa ngayon ng mga produktong medisina. Kagaya, pwede ba akong magbanggit dito ng mga products na available right now? Okay lang po, okay lang? Para at least alam niyo. Kilala niyo ba si Plemex? Diba? Plemex Lagundi. O, yun yung kilala naman natin na si Piola Pascual, di ba? Tsaka si Willy Revillame. So, sila yung mga commercial endorsement natin. No? So, yung laman ng Plemex, kami yung gumagawa niyan, raw materials. Kaya, until na mabisa. Right? Mm-hmm. Even the Department of Health, we supply raw materials sa Department of Health. So, yung lagundi na nabibili nyo sa mga butika na gawa ng Department of Health, yung raw materials niyan, kami yung gumagawa rin. Okay. So, meaning, etong Nutri-Pharma, ito yung nag-formulate ng mga products niyo, tama po ba ako? Si GH Nutri-Pharma, parang lumalabas siya na distributor siya ng mga raw material. Ah, parang may personality siya na si Binhi Biofarm, tagagawa lang. Plantation, farming, and then harvesting, kausap niya mga farmers, mga contract growers, no, sa inikuta naming mga farm. We have in Batangas, we have in Quezon province, sa Pagbilao, we have in Nuevecija. So, dyan ang ginagalawan namin to get all these plants and to propagate those plants. And then from these plants, kinukuha namin yung mga dahon niyan, pinaprocess namin sa Binhi Biofarm. So, once na process namin yan, nakapak na yan sa mga paper packs in 20 kilogram, yung mga malaking pack yan. After we sterilize there, dinadala ngayon namin yan sa mga marketing, sa mga tolling companies, kung tawagin, mga manufacturing companies na gumagawa ng mga syrup, capsule, tablet, no? Na gumagawa ngayon ng medicine, okay. Even supplement. Yan. Okay. Mga food supplement na lagundi. So, kayo pala ang supplier. Even mga sambong, yan. Supplier ng mga daon-daon. Yes. Diba, kaya... Okay. Si ROX International Consumer Health Corporation, ano naman po ang papel niya? So, si ROX International, since yung si GH Nutri-Pharma, raw materials. So, sabi ko, para maging established lalo itong mga plants na ito, at talagang hindi na ito makukuha, at makakalipad ko sa mas maraming lugar, not even Philippines, pwede makarating sa Indonesia, sa Europe, sa ibang lugar, no, sa USA. So, kailangan magkaroon ako ng sariling brand. Okay? So, yung brand na, kung tawagin namin, kami na mismo yung may-ari ng capsule, ng syrup, di ba? That could be medicine or could be a food supplement. So, kaya itinatag ko yung consumer health company, no, na itong mga produktong ito, kagaya ng baka nakikita nyo na sa Facebook yung Andas, yung All Natural Derma Antibody Spray. Na pag-spray mo yan, even ang mosquito, mapapatay niyan. Pero very good for the skin. Kaya nga Derma Antibody. And then, meron din kami Andas Hand Sanitizer na dual antibacterial sanitizer yan. So, kumbaga, patay na siya sa unang ingredients pa lang nilagay namin. Eh, yung bacteria, walang kawala kasi minsan may mga, alam mo na eh, kumbaga, napakalalakas na mga bakterya eh. So, you need to have another antibacterial component para totally ma-eradicate mo itong mga to. Right? So, like, eventually, magkakaroon na kami ng lagundi na powdered form, which is yung Happy Cha. So, those are brands na, you know, own brand na siya na si Rich Corp ngayon ang may gawa niyan. Wow. Kumbaga, parang mula sa pagtatanim hanggang sa pag... sabi nga, pagdadala ng mga raw materials na mula rin sa halaman, no? Halamang gamot. At mula dun sa halamang gamot, nakakagawa kayo ng mga produkto na
ginagamit din naman natin mga Pilipino, hindi lang tayo mga Pilipino, kundi lahat ng tao para magsagip buhay. Right. Diba? Kaya nga, itong produkto na ito, these are products na talagang pinag-aralan, mabisa, at nasubukan. Mm-hmm. So, yun yung talagang gusto kong marating dito. Kasi, syempre, sayang ang Pilipinas eh. Nag-aangkat lang tayo ng mga materyales galing sa ibang bansa. Pero our country can produce our own ingredients, our own plants na may pagmamalaki natin. Why? Napakayaman ang ating kalupaan dito sa Pilipinas. Diba? Eh ngayon, nagiging industrial na tayo but still marami pa rin mga bundok tayo, kabundukan na maaari nating marating para mag-grow to mga plants nito at matulungan din ang kalikasan natin. Diba? So, yun yung aking main mission dito na really palaganapin itong propagation ng mga halamang gamot nito, pagandahin, makilala ito ng gusto, at tumulong ako doon sa mga kumpanya na nagpapalaki rin ng mga produktong ito. Mm-hmm. Right? Pero Sir Patrick, curious lang ako, bakit, kumbaga syempre may pinaghuhugutan kayo, marami kayong pwedeng gawing negosyo, diba Sir Patrick? Yes. Bakit sa ganito kayo pumasok? Ano yung kwento ng buhay mo na kumbaga, bakit pinasok mo itong uri ng negosyo to? Kasi dami naman pwedeng gawing business, diba? That's right. Uh-huh. Ako, nagsisilbing gusto ko maging inspiration lang. Not lang. So talagang, I want to inspire every Filipinos kasi itong ginagawa ko, this is my another half of my life. Dahil talagang, before ako mag-50, I'm 52 years old right now. Bago mag-50, pwede lang ako mawala sa mundo. Dahil na andyan yung nasira na yung kidney ko, nagkasira-sira rin yung hanap buhay namin that time. No? So, but still, because of faith, lumaban ako at nagwagi ako sa hamon ng buhay na yan. Kaya nakarating ako dito sa another life, no? Na ginawa ko ngayong misyon. Kasi nung mamamatay na ako nung 2017, dahil nagkaroon ako intestinal bleeding because of tuberculosis, because of susira yung aking kidney. So talagang nakita nyo ako ngayon, yung looks ko ngayon, nasa 100 kilos ako, pero before, nasa 69 lang ako. Maganda siguro, bumagsak ako. Sir. Kung makikita nyo yung aking picture, yung mga pictures. Mamamangha kayo eh. So pinagalingan ko. So isipin nyo, paano ito nabuhay itong mamang ito? Oo nga, diba? Ayan. Oh. Tingnan mo, ang payat! Mm. So yan yung first day ko after ng ma-ICU ako. My wife is a doctor. She's a doctor. Si Dr. Eileen Roquel. Mm-hmm. And my son, nag-aala siya ng doctor right now. Nag-iisa kasi, lang ba siya? Nag-iisa lang eh. You see, nakita niya, yung chan ko, nakita yan, laki-laki. Grabe. Di ba? Oh. Yan, naka-recover na ako niyan nung after my ano. Oh, because of faith, really, dumikit ako sa faith. Inala po yung tutulong sa akin kasi nag-iisa ako nagdarasal sa life ko noon. Mm-hmm. Kasi marami nagdarasal, but iba yung ikaw yung mismong nagdarasal na ang personal relationship mo dapat ang pinalalaki mo eh. Di ba? So yan yung relic ni St. Padre Pio dito. Wow. Because bago ako, yan eh, pagkatapos ng operahan ako ng kidney transplant, no? Mm-hmm. 44 months pa lang ako niyan. Yan. Ito ano to? Second day, third day ko yan nung nasa ospital ako. Ito yung inoperahan niya? Na-operahan ako ng kidney transplant. Pero yung unang pinakita, na unang picture, yun yung inoperahan ako ng intestinal bleeding ako noong 2017. Doon talagang pawala na ako noon dahil wala nang lunas yung bleeding ko eh. Mm-hmm. So sira na yung aking intestine. Kailangan nilang putulin yung intestine ko. Pero nung binuksan nila ako, punong-puno ng tuberculosis yung aking abdomen. Wow. So hindi nila pwedeng galawin anything or any of my organs. Kasi once na nakatakot doon, nag-bleeding ako sa loob, kakalat yung tuberculosis sa buong katawan ko, sa buto, sa dugo, everything. Definitely, I will die. No? And then this one, yung kay St. Pio na yan, 2017 yan, bago ako operahan, humiling ako sa kanya na you give me miracle, no? Para ma-save ko yung kidney, but still, talagang transplant yung aking pupuntahan eh. Mm-hmm. No? So, talagang faith ang naging tool ko para marating ko kung ano meron ako right now. Kinikilabutan ako. Alam mo yun, talagang ano eh, yung talagang lakas ng pananampalataya ang
pwedeng sumalba magsagip buhay sa atin. Ito yun. At madalas, alam naman natin sa hamon ng buhay, may nananalo, may natatalo. But kapag ikaw ay nanalo, ibig sabihin may mission ka pang dapat gawin. Tama ba, Sir Patrick? So, sa lahat ng pagkakataon, pinagpapala tayo palagi. But you have to feel yung blessing na yan. And you have to see kung ano ba ibig sabihin yan, bakit ka binigyan yan. Diba? So, hindi yan binigay pang sarili lang. Binigay yan para i-share mo, para, you know, i-touch mo yung isang tao. Kasi, kahit isa lang kaluluwa, isa lang buhay ang matouch mo, malaking bagay na yan sa dami pa naman natin sa mundo. Diba? So, yun lang yun. So, even si Jesus, nandito siya, diba? Dalawa lang naman ang tinawag niya, pero lumaki tayong lahat. Oh, agree. Diba? And balikan ko yung ano, mga companies. So dahil you put up by two companies na ikaw ang president, one is yung ikaw yung managing director. So curious lang ako, what are the products na naging output nitong mga ginagawa mo mula sa pagtatanim hanggang sa pagdi-distribute o pag ano nung mga halamang gamot, no? Para sa iba-iba ring ano, kumpanya, I'm sure kumpanya na sinusuplayan mo, 'di ba? So mula doon, ano-ano 'tong mga produktong nalikha mo? Mula doon sa yung malikot na pag-iisip. So the raw mats, ito yung sinasabi ko, yung Plemex Lagundi, 'di ba? Pati yung DUH Lagundi, yung mga 'yan, yung mga 'yan. And then nagsusupply din kami ng mga sampong na nakita niyo na tablet na sa market. Okay, tsaka yung mga other Lagundi na products like yung ayoko nang panggitin yung isa eh. So, kasi si Plemex eh. Mas malaki si Plemex. Nakakayaan kay Plemex. Kasi siya naman talaga nagpanaki sa amin. No? At nagtiwala siya talaga sa kakayanan namin na matutulungan yung company. And of course, since sabi ko nga, we're into our own brand. So, naglagay ako ng Happy Cha Lagundi tea na ito, isang sagot ito right now, no, sa pandemya. Kasi naniniwala ako na kagaya ko, hindi ako pwedeng lagyan ng vaccine. Kasi ipapatayin ng antibody ko yung aking kidney na bago. So, hindi ako pwedeng mag-receive ng vaccine. So, I since a medical technologist naman ang aking naging profession at yung nag-graduate ako ng medical technology, so, I make sure na kahit yung mga gamot ko, kinakain ko, ako rin ang gagawa. Diba? So, pinag-aaralan ko yan. Nire-research ko talaga yan. No? So, may Happy Cha Lagundi na ngayon na eventually makita nyo na sa iba't ibang mga butika sa Pilipinas. No? Prior to that, nung nagpapahinga ako, nagre-recover ako, so, minamarket ko na sa Facebook yung Andas, no? Si Andas Citronella. Kasi naniniwala ako dun sa Citronella, remember, noong 2019, ang epidemic natin is the dengue, di ba? Citronella, basically, can help kills mosquito, can help repel mosquito. Yun lang naman ang kailangan mo. Patay mo yung mosquito nito na nagdadala ng mga dengue. True enough, na yung aming produkto na Citronella Andas, can kill mosquito. But of course, sabi nga natin, may ibang gamit yan. We have to apply it to your skin. Once na-apply mo yung skin, the skin will protect or will have a defense now para, you know, ma-moisturize siya, para maging antiviral na ang skin mo, antibacterial and so forth because of the Citronella na Andas ang aming brand. Okay? So, aside from that, meron ng for FDA na yung aming ibang food supplement na may lagundi, may moringa, sodium ascorbate, zinc, yung Immune Advance. And napakagaling niyang produkto na yan. So, yan yung mga different products na meron kami right now. So, even na Citronella, alam naman natin na delikado yung katol sa Pilipinas, di ba? So, anong ginawa namin? From that natural oil, since nagtatanim kami nito, at nakita ko naman yung maganda yung production namin ng mga oil, inilagay ko yan sa kandila. Okay? Sa candle. So, may citron na candle na talagang natural yung oil. Hindi to synthetic oil na makikita natin sa iba. Kasi once na masyadong very cheap yung oil, yung mga product na yan, well, ano na natin, no? Natural products really, medyo expensive ang price niyan. But it can help you, even sa aromatherapy, even sa environment mo. So, those things, ha? Kaya dapat pinag-aaralan talaga yung mga produkto, may bisa, at dapat subukan. Diba? Para makita mo talaga na it can help the family
it can help the household. Mm-hmm. Curious lang po ako, Sir Patrick, kung paanong, syempre sabi mo nga kanina, nagsimula dun sa Lagundi ang kwento nitong tinatawag mong mga kumpanyang to. Pero paano nangyari na bakit Lagundi? Eh, ang dami namang halamang gamot, diba? Ano yung nagtulak sa'yo? Kaya tuklasin natin. Kaya tuklasin natin. Ganda yung Kati. Tinutuklas natin. At least ito, may share ko na bumbu yung naging history. Kasi, kumbaga, hindi ko siya maipapaliwanag ng maganda kung hindi ako nagsimula sa isang bagay o sa isang pagkakataon na talagang kailangan mo ikwento na. Okay? Mm-hmm. Alam mo, noong 2007, umalis ako sa Unilab kasi dati akong taga-Unilab. 17 mm-hmm. years ako nang work dyan. So, ang aking ano, is really I can make a business. No? Dahil maganda na may experience ko sa kanila. Now, 2006, nagtayo ako ng negosyo, which is yung GH na, which is Global Habits. No? Mm-hmm. And then, lumaki itong negosyo nito kasi talagang from pharmaceutical, yung Unilab. Mm-hmm. So sabi ko, para hindi naman kalaban or you know, gagayahin ko lang siya, doon ako sa supplement na herbal. Okay? Mm-hmm. So hindi siya magkalaban, but para yung usage niya, gagamitin ng tao, giginhaw kalusugan ng tao. So, yung 2007, naglipanan yung mga supplement, no? Arthro, Heartbeat, Fitrum, Tahibo, Liverage, yung mga DOH, Lagunti, DOH, Sampong, yan. Yan ang mga dinidistribute ko. Okay. Ng mga products. Uh-oh. And, come true, ang laki-laki ng naging business ko dyan that time. Nga lang, may mga tao talagang, mga bad intentions at first, no? Talagang gustong sirain ka. Nanakawan kami sa Cebu nang halos sa hindi ko pa kinita. Ganun kalaki. Kaya talagang down na down ang life ko. Halos ayokong maraming nagsasabi, sa isip ko na magpakamatay ka na para maligtas. Pero sabi ko, bakit? Eh, kaya kong itayo uli yan. Diba? And this happens, is it before or 2007. After? 2007. So, that's before your kidney operation? Oo, 2018 wow. Ako nung... So, kaya pala sinasabi kaya, grabe yung Manila na pinagdaanan lagpak ko. Na lagpak talaga yes, yung buhay mo. Yes, yung buhay mo life ko. So, ang ginawa ko noon, sabi ko, para hindi ako mawala ng loob, I went to church. Punta ako sa Blessed Sacrament, lumuluhod ako, umiyak ako na tumutulong naman po ako eh. Bakit naging ganito yung life namin? Mm-hmm. Although, ang daming distraction, daming... nagahabol na dahil syempre nawala yung mga produkto, ang dami, milyon halos, no? So talagang mawawalan ka ng pag-asa, but I really go to church. And then, please, kausapin niyo ako, ituro niyo sa akin yung mga dapat kong gawin para maitayo ko to. Because that's the only thing that I can do, no? Bayaran yung mga nawala, harapin yung mga dapat harapin, something like that, na buo pa rin yung aking pagkatao, yung credibility ko, tsaka yung aking... tinatay yung integrity. No? So, isang taon ako nagdarasal, pabalik-balik ako, hanggang sa nakita ko sa St. Padre Pio na nagpapatulong ako sa kanya, yung kanyang spirit na please pray with me. No? Join me in my prayers because makasalanan ako dahil tao ako, ikaw, ano ka na eh, holy ka na, di ba? Kaya ka nang din santo na. So, yun lang yun. And then, Mama Mary, tulungan niyo ako, please. So, two or more gathered in your name, you are in the midst of us. The God is in the midst of us. So, yun ang nasa isip ko palagi. So nagpatulong ako sa kanya hanggang sa November 8, 2009, 1 a.m. Nagdarasal ko doon sa altar namin. So, every night, ginagawa ko na. And then, I seek the Bible for the answered words na ibigay sa aking wisdom ng ating Panginoon, no? So, sabi niya doon, Ezekiel 47:12, 1 a.m., nabasa ko yun. Fruit trees will bear fruits for foods, and its leaves for medicine to heal. Okay? So, Ezekiel 47:12. Mm-hmm. So, sabi ko, maganda to kasi naglalagundi ako. Pero hindi ko maalam yung mga lagundi na yan. But anyway, this is just as a prayer. Mm-hmm. Until such time na 10 a.m. kami nagmimisa sa St. Padre Pio Libis. Mm-hmm. So, first reading. That's the first reading. Ezekiel 47:12. Sabi ko, ito yung nabasa ko kanina, 1 a.m. Mm. So sabi ko, ito na ba yung, biglang na sa isip ko, ito na ba yung signs ko?
ito na ba yung answered prayer mo sa akin? Kinakausap kita sa Biblia eh. Mm-hmm. Pero ngayon, nasa simbahan na ako, kasama ng maraming tao. Diba? And to think na muntik, parang muntik ka nang mawala ng pag-asa dahil, kumbaga, pabagsak that time yung Lagundi business mo eh, diba? No. Not, wala pa yung Lagundi business, yung aking mga other products na supplement. Okay, hindi pa Lagundi. Hindi pa pero nag-carry na ako ng DOH Lagundi tablet. Alright. No? So that time, kaya alam ko yung Lagundi, pero hindi ko alam kung anong klase ng produkto yan. So meaning hindi pa Lagundi yung concentration ng product so mo noon? Mas maliit lang siya eh. Compared mo doon sa mga dala kong ibang products na nananako sa akin eh. So yun eh. So ngayon, nung na-receive yung Ezekiel 47:12, so I think this is the mission now. This is my sign. No? Fruit trees will bear fruits for food and leaves for medicine to heal. Mm-hmm. And Lagundi is a leaves to heal. And the fruits, hahanapin ko yan. Pero inalap ko muna yung leaves. Okay? So sabi ko doon sa kapartner ko sa farm, aray, saan tayo maghahanap ng Lagundi? Hindi ko alam yung tanim na yan. Tsaka yung sambong. Hanapin na natin yan kasi may DOH Lagundi tsaka sambong eh. Eh nagbabasa ako. Ito itsura niya no. Ay, alam naman niya kasi farmer siya. Naku ba, ang dami niyan doon sa vehicle. Ganyan. Punta kami sa Tigaon, sa Ocampo. Right after na gayon. One weekend. Sabi, ang dami. Nakasama namin isang farmer na nagsabing marami doon. Tapos kapagkita ko doon eh, ang palaya nakita ko at saka mga rice field. Sabi niya, ang dami dito dati, ba't ngayon nawala na? Sabi nung farmer na kasama namin, sabi sa iyo, bago tayo pumunta dito, ano muna eh. So, di, wala kami nakita. Mm-hmm. Then the following week, pumunta ako sa Nueva Ecija kasi marami daw doon na mga Lagundi. Okay, inikot namin yon, punta kami ng hanggang sa San Marcelino, doon sa mga Aitas. Mm-hmm. Kasi nakita ko doon sa Entrepreneur Magazine. So, pupuntahan ko yung San Marcelino. Eh, nasa Nueva Ecija na kami. Mm-hmm. So, ginawa ko, para kami Columbus eh. Natulog ako sa Tuguegarao. From Tuguegarao, punta akong Bagao, na ang dami daw sambong. Inakit ko pa yung hill doon, yung isang mountain. Wala ko nakita pa ni tangkay. Walang nagpakita sa aking dahon. Tangkay lang. Sabi, sambong daw yun. Eh, sabi ko, paano ko nalalaman sambong yun? Tangkay lang yan. Diba? So, umakit pa ako ng bundok. Anyway, baba kami doon, punta ako ng, yun, sa Bagao yun, tapos Tuguegarao, Apari, nakarating kami sa San Marcelino. Pagdating sa San Marcelino, after 3 days, gabi na, hindi na makarating doon sa bundok ng mga Aitas. Mm-hmm. Diba? Gabi itong aking experience nito. But anyway, umuwi na kami the following day. So, balik uli ako sa bahay, and then balik ako sa church. Lord, sabi ko, simple yun, nakita mo naman, umikot ako eh, 2 linggo na ako naghahanap dito. Hindi ko makita-kita itong Lagundi. Hindi ko na kaya dito. Diba? Ituro mo sa akin yung tamang institusyon at yung tamang tao makakausap ko para mapalaki ko to. Dahil yun, alam ko, yung mission ko na eh. So, the following week, nagpapasoy analysis ako doon sa UP Los Baños. Mm-hmm. Biglang isang tao na kausap ko, yun siya yung nag-analyze sa laboratory. So, sabi, ang tanong ko sa kanya, alam mo sir, itong Lagundi ito, pinag-aralan to, no? Mm-hmm. At alam ko, maaaring dito sa Los Baños meron mga puno ng Lagundi. Yeah. Pwede bang ituro sa akin kung sino yung mga taong pwede kong kausapin? Ay, sabi ko, ako magtanong ka doon sa biotech, magtanong ka doon sa kasi biotechnology is a study of this mga plants. True enough, nagpunta ako sa biotech, iniihina ako. Umihi lang ako doon sa likuran, sa Tagaliran. No? And then maraming dayami, tapos mga puno, no? Kumakaway, mga nagahangin eh. Mahangin. Siyempre, abang umihi. Pero iba yung tingin mo eh, no? Yung tea ako, di ba? So, nakatingin ka siyempre doon. Hindi ka man nakatingin doon sa ano. Adi, pagtingin ko, sabi ko, parang itsura ng puno na parang aratilis. Pero hindi naman, wala naman bunga eh. Alam ko naman, yung bata ako, makakit itong aratilis. So, sabi ko doon sa guard, doon sa, pumunta ako doon sa building, ano yung mga puno doon sa tabi nyo na pare-pareho itsura? Ay, naku, Lagundi yan. Sabi ganun. Sabi ng guard, uy, sabi ko talaga, sino nagtanim doon? Di, syempre, yung hinahanap ko eh. Yeah. Excited ako. Ay, punta ka doon sa post-harvest. Doon ka na magtanong. Oh, di, punta ako sa post-harvest. And then, natuntun ko si Professora Quintana. Tate Professora Quintana. Namatay na siya.
And then kinausap ko siya. Sasabi ko, Profesora, kayo pala yung nagtatanim ng nagundi doon. Naku, ang ganda-ganda ng mga puno nyo. Alam mo kasi sa Lions Club ako eh. Kailangan ko talaga ng mga puno para may share ko at may tulong namin sa mga tao. Pwede bang makahanap ako at makakuha ko ng mga stems mo? Ay naku, binibenta namin yan kasi wala kaming ano ngayon, may budget eh, ganyan. So, sige po. Kung ano man yung ano, mga ilan bang pwede nating makuha ng mga stems para magawa niyo yung plants. Mm-hmm. Sabi ka, willing ka, sabi sa akin, willing ka ba sa mga 10,000 ng, para hindi sayang seedlings yung aming effort? Seedlings. O seedlings. Uh-oh. 10,000? Sige, ang dami po. Pero sige, okay lang mo yun. Magkano ba isa? Kaya kailangan ko pa sabihin dito. 25 pesos ang isa. Kasi may lupa yan, may mga daming sangkap ng soil mo. Bago, tapos misting yan, tapos mga 2 to 3 months namin i-grow yan. So yung effort, yung labor, everything, 25 pesos. 250,000 pesos. Papaalagaan mo muna. Papaalagaan, kasi sila mag-grow eh. Oo. 250,000 na sinigil sa akin. So sabi ko, ang laki yung pera. Ay, walang-wala nga ako eh. Oo. Sabi ko, pero nakapag gano'n ako ng lagundi that time, yung raw material. Pero hindi ko alam talaga yung lagundi. Mm-hmm. So, pwede mo ba, anyway, 3 months nyo naman yan eh. Kada linggo, 25,000 mag-iipon ako. 25, hanggang sa 10 ulit. 250. Mm-hmm. Doon nabuo ko yun. Oh, nabuo ko yun. Grabe. Nagbenta ako ng ibang mga produkto. Grabe ang willpower mo. Tapos di-deliver yung 10,000. Di-pickupin na namin doon. Mm-hmm. Ang question ko ngayon sa sarili ko, sa ako itatanim to. Mm-hmm. Diba? Oh. Mm-hmm. So, pag, di yun ang nangyari. So, ginawa ko, dinistribute ko yung mga plants na yun na 10,000 plants. Okay? So, pinamigay ko sa mga farmers, pinamigay ko sa mga mangyan. Dinala namin yan sa Puerto Galera, sa Mindoro. Tapos yung iba, nagrenta ko ng lupa na ng mga isang hektarya. Mm-hmm. Sa kaibigan ko, 2 hektarya. So, 3. So, na-divide namin lahat, na ilagay namin doon yung 10,000 plants na yan. So, sabi ko, nung una, ibibenta ko pa ngayon ng 3 for 100. Oo. From 25 to 35 pesos, sabi ko, okay na yan, at least kikita. Dahil, yung effort naman, di ba? Mm-hmm. Pero syempre, mga farmers eh. Para dumami yan, I have to give. So, I shared everything. No? So, I give to them. So, sabi ko lang, babalikan ko kayo, basta na parami nyo yan, lahat ng dahon, bibilin ko. So, yun na yun. That's the start. Mm-hmm. Okay? So, from nothing, from 10,000 plants, wala akong lupa. Now, sa laki ni Plemex, sa laki ng mga lagundin, gumagawa pa akong brand. Mm-hmm. Umikot ako sa 100 hectares right now. Wow! Congratulations! It's around 70 tons powder a year. 70 tons? Powder a year. Powder a year. So, 70 grabe. Tons, multiply mo sa 10 kilos per fresh leaves. Ang isang tonelada, ilang dahon yun? Parang ang daming... 10,000, ano? Yung isang tonelada, 10,000 kilos. Oh. 1 kilo, 10,000 kilos, 1 ton. 1 ton. Diba? Oh. Di 10,000, multiply mo 70. Grabe. 700,000 kilos. Diyos ko, sa isang taon. Ang dami nun. So, isipin mo, from nothing, dahil sa dasal. To something talaga. Okay. Pero, aking bagali yan, hindi naman eh. Mm-hmm. Yung wisdom kasi yung that's binigay sa'yo. Lang. So, ano lang ako dito, steward lang ako. Tanga pangalaga lang ako. Okay, diba? Mm-hmm. Kaya huwag niyo akong habulin, BIR. Kasi marami po siya tinutulungan. Tumutulungan ako. Oh, maganda siguro, pakita natin yung ano mga product. Nagiro ko palagi yun, pero tumutulungan sa gobyerno. Ayan. Diba yan natin? Nakagawa so, naman yung advance. Kind of meron product, na lundi, moringa, ano sa ang function itong immune na to? Ano yung advance? Kasi pandemya. Di ba kailangan pala kasi mo yung immunity mo? Yes, yes. Right? So napakahalaga so, pala nito ngayon. Yes, kasi remember, ang naging formulation ko dito, kasi ginagawa ko yung mga leaves. Alam mo ba? Because of the leaves, di ba green? Yes, yes. Ang chlorophyll, ang gumagawa ng greenish ng leaves mm-hmm. because of the sun. Yes, diba? Yes. Oh. Oh, yung photosynthesis na yan. Yes. And that chlorophyll is a very good material para tumaas ang immune system mo correct. Pag kinakain mo ng chlorophyll pa. Vitamin kasi pag niluto mo ang dahon, fiber na lang yan, yung ibang nutrients nawawala. Lalo na chlorophyll. Alright. So ngayon, this is a medical technology sa mga ko, tapos nag-research ako about the plants. At
asawa so, ko, doktor. Yeah. So yung pagluluto ko niyan, mm-hmm. 50 degrees centigrade, lakay i-research mo pa yan. Ang chlorophyll will stay there at 50 to 60 degrees centigrade. Okay. Diba? Okay. Pero para maluto mo na ito, walang masyadong tubig na yung plants. So totally na-dehydrate na siya. Longer period of time. Around 8 hours kung or more pangain. Para mamatay kayo mga bacteria, contamination. Mm-hmm. So green na green pa rin yan. Okay? Mm-hmm. Tapos nilagyan ko ng moringa, malunggay. Oo. Pero ingat kayo sa malunggay. Kasi halos lahat ng malunggay na nakita ko na pinag-aaralan namin, ha? Oo. Merong E. coli. Oh? E. coli galing yan talaga? Sa mga upo, di ba? Oo. 100%. Talaga? Lahat ng malunggay. Kaya malunggay, okay. Inaano natin yung pinapakuluan mo, di ba? Nilalagay yes, mo sa tinola, everything. Yes. Should be, kasi mawawala yung E. coli doon. Di ba? Pero kung kakainin mo siya ng fresh, hindi pwede. Pwede ka magtae. Okay. Kasi bacteria yun eh, E. coli. Yan, pathogenic yan eh. Uh-oh. So may paraan kami para tanggalin lahat yung patay. So dina-dry niyo to? Dina-dry namin, longer period of time, at 50 degrees centigrade, and then we sterilize all those raw material to make it green, to make it hindi na siya contaminated, di ba? Wala na microbes. Kasi once na hindi magtanggal yun, short period of time lang ang shelf life. Mm-hmm. And then we add the sodium ascorbate, the vitamin C, the natural non-acidic vitamin C, and the zinc, which to give you more immunity, di ba? At 4 milligram. Yes. And remember, the leaves, the green leaves, has zinc and minerals. And so, napaka-importante. Nasa plants ang mga nutrient, di ba, na kailangan mo para palakasin ang katawan mo. So, hindi siya synthetic. These are natural, of natural ingredients. Diba? Kaya nga yung advanced siya. The other product na makita yung immunity, immune lang. Mm-hmm. Kami advanced. Why? Because we use plants. Yes. Para makuha mo yung magandang natural, immunity. All natural. Natural. Oh. Eh, pag niluto mo yung malunggay, yung pechay, diba? Na makakatulong sana sa'yo, but it will just give you fiber. And I remember yung sinabi mo kanina, sir, sa katulad mo na, libawa, kumbaga, may mga tao kasi na hindi talaga pwede na bakunahan, di ba? Ito yung magandang pansagot para lumakas yung resistensya. Resistensya. Kasi even na binakunahan ka na, kailangan palakasin mo pa yung resistensya mo para hindi ka, you know, hindi ka mas ma-infect, hindi ka ma-infect ulit or, correct. You know, or mas lumakas ang sa pandemyang ito, kailangan laging mataas ang resistensya mo. Agree. And the next remember, kahit na binakunahan ka, kung nagpabakuna ka na may comorbidities like hypertension, diabetes ka, o mahina resistensya mo, di ba? Apektado ang katawan mo. Okay. Kasi lalaban ang katawan mo sa bakuna eh. Agree. So, these products can help you boost your immune system. Naku, napakahalaga. So, eto pala, dapat kong gamitin ngayon. kasi ako, kinitransplant ako eh. Post-kidney transplant ako. So, ginigamit mo rin to, sir? Wala akong bakuna. Hindi ako pwedeng mag-receive ng bakuna. Kasi yung vaccine na ituturo sa akin, papatay niya yung antibody ko magiging so much active, di ba? That yung antibody ko, ang akala niya sa kidney ko, foreign material, foreign matter. Papatayin niya yung kidney ko na bagong. Kasi hindi akin yung kidney rin eh. Di ba? So, yun yung gagawin ng vaccine sa akin. Kaya hindi ako pwedeng magpabaksin. So, ibig sabihin, maganda pala yan dun sa mga na-heart bypass? Kung ma-transplant, yung mga hindi makaka-receive ng vaccine. O kasi yung iba heart transplant, yung iba, tapos yung iba merong, ano ba to, yung may parang makina sa puso. Oh, yeah, Merong ganon. So, eto pala. Aside from that, basta anything na may comorbidities ka, may pwede. Sakit ka, hindi ka naman pwede makareceive ng vaccine, kailangan palakisin mo pa rin yung resistensya mo. Yes, So, ano gagawin mo sa katawan mo? Whereas, pag lumabas ka at may mahawa ka pa, mas delikado pa. Mm-hmm. And another product naman. And nakita nyo naman, pagka tinanin yung puno sa kikbuhay na FB Bay, kung saan ako nakakarating. Oo nga. Kung sino-sino mga kausap ko. Pakita natin din yung for the meantime ito. Yan. Since nakita ko yung opportunity ng Lagundi at talaga matulungan namin yung mga farmers namin na nagtatanim yan. So, I make sure na yung dahon na fresh leaves, nag-dry namin, and then I put it in the box. So that's 100% Lagundi leaves. Yes, I have that. Nakita ko siya, talagang powderized. Mm. Tapos makikita mo talaga green na green talaga siya. Yes.
So, at sabi ko nga, naku, itong maganda. Ang maganda na ito, yung sa isang kutsarita mo, oo, na hindi naman kailang puno, no? Oo. Nilagay mo sa isang litrong tubig na kumukulo, mm-hmm, okay, para lumabas yung extract. Mm-hmm. Okay? Inumin mo. Gamot yun eh. Tea yan, siya ah. Mm-hmm. Di ba? Pero happy ka kasi healthy ka na. Oo nga. Diba? Kaya happy, eh, happy siya. Di ba? Okay, oh, and next? So, yan ang pinaka-panlaban natin. Alam mo ba pagka yung nagda-diary? Kasi bawal na bawal sa akin na mag-diarrhea. Kasi okay, ibig sabihin nakakain ako ng food na mayroong bacteria or fungi, ah, or anything. Okay. So, mag-diarrhea agad ako. So, pwede ma-reject yung kidney ko. Okay. Yan lang ginagawa ko, yung nagpapakululo ako ng laguditi, isang kutsarita, tapos isang litrom, the whole day ko na yun iinumin. Pero pag wala na yung diarrhea ko, as in, dito, sabi ko sa isang oras lang tapos yun. Wala ang antay ko, wala ka ng... Gagawin ko lang ang regular yan, ay, kesa kung ano-ano pancha. Yung mga nabigyan namin, they repeat do ano. Talaga. Diba? Ito, wala akong ubo. Pag may konting problema ko, yan lang. Eh, subo ko naman ang lagundi. So, sabi ko, ang ganda ng, kung pwede nga namin sabihin, miracle plan kung... Oo, why not? Bakit? Kasi maring, this is a sign. Tinawag ako dyan 2008 pa. Mm-hmm. For what? For this pandemic, maybe. Mm-hmm. Kausap ko, si St. Paddy Pio, humingi ako kay Lord. Mm-hmm. Ito yung binigay nila sa akin. Nakarating ako sa Italy. Pinakita nila yung plantation nila ng olive tree, ng mga grapes, ng, mm-hmm, ng wheatgrass. Mm-hmm. Nakita ko kung paano pinarami ng mga ng Italian bumuhay doon sa Foggia, sa, yeah, San Giovanni Rotondo. Mm-hmm. Sabi ko, yan ang gagawin mo noong 2013. Yun yung sinabi sa akin. Yung by prayer, ha? Mm-hmm. Which is, na-deliver ko this 2018-2019. Kailan ba nangyari ang pandemic natin? 2020. So, this is a preparation for this. I believe. In faith. Pwede. In faith. Oo, why? St. Paddy Pio na buhay noong 1887, noong 1910, up to 1968. Mm-hmm. Nakita niya yung pandemya ng Spanish flu. Oh. And that is in Italy, that is in Europe. Di ba? So, ako, nakita niya yung aking eagerness. Parang na, tinuro sa'yo to. This is a mission. Oh. Ibinigay sa akin to talaga. Para isawalat yung information na yan sa maraming tao. So, timely. I believe in that. Sa mga naniniwala sa Diyos, naniniwala sa faith. Mm-hmm. Di ba? I believe in that 100%. You know, and ako, wala akong naging sandalan, kundi itong lagundi na ito na for myself. Parami akong gamot. Kasi I need to, kumbaga, sustain yung aking yung kidney na bago. Mm-hmm. Pero hindi ako pwede mahawa. Pero nakita yun, pupunta ako sa bundok, kausap ko yung maraming tao, kausap ko ito, diretso, walang ano. Diba? I put mask, yes, I put face shield. But hindi ko ililimit yung sarili ko because I need to live. Diba? And submission. In submission, kaya ipakita ko, eh, so be it, kung kukunin ako, wala akong magagawa doon. Basta na i-deliver ko yung mission ko. Galing, ano? Bell, diba? Parang, alam mo na ano ko kanina eh, parang, this is in preparation para dito sa pandemya. Lately lang niya sinabi sa akin. Yung message na yun, na, I was prepared to do this for this pandemic. Because this helps. This will definitely help. Lahat ng vaccine gawa ng tao. But this one is gawa ng Diyos. Di ba? Yeah. Hindi ko naman binago kung anong may anong down eh. Dinaray ko lang na, nag-dry lang ako, na tinanggal ko lang yung mga bakterya niya para tumagal niya sa shelves ng, yeah, sa mga, kung ilalagay mo siya sa cabinet mo anytime, di ba? Ako nakalagay nga sa garapon yan eh. Oo nga. Pag ang basa mapakiramdam ko, kuha na ako doon. Habang nanonood ako, inom ako. Pag nagtatayo ako, yun ang ininom ko. Antimicrobial, antiviral, anti-inflammatory, bronchodilator, hepatoprotective, anti-cancer. Wow. Those are the properties of lagundi. Pag-aralan yan, even nasa Google naman lahat yan. Mm-hmm. What are the benefits of lagundi? What are the constituents of lagundi? Mm-hmm. Everything there. Flavonoids, iridoids, no? Yung quercetin, vitexin, those are the components of lagundi. Eh, yung isang alternative, integrative doctor na talagang specialista sa mga doktor ng matatanda tsaka yung cancer patients, yung quercetin. Quercetin, ang hirap kasi. And it has, o yun. Vitexin is antiviral, quercetin is for anti-cancer. So, sabi ko nga sa'yo, everything, all mostly our
medicine are from plants. Wow. Kinuha lang yung mga components niyan para maging isang produkto. Yes, oo. Even ang paracetamol, galing sa poisonous galing. Plants, kinuha lang yan para maging paracetamol. And extract lang. No? Di ba? Pero pag minsan ang mangyari sa tao kasi sobrang talino ng tao, pinag-iiwahiwalay. Di ba? Pero kasi gusto mong kumita, gusto mong lumaki. Mm-hmm. Pero remember, those are all everything came from plant. Mm-hmm. That's okay. The origin. And nature is healing. Another product natin, sir, para ma-explain. Yan. Yan ang una kong produkto. Ito yung unang-una na yeah, produkto it's, mo. It's Andas. Kasi sabi ko nga, always believe to eh. January. Asan yung Andas ni Nazareno? Asan yung Andas ni Nazareno? Yun ang nakikita ko sa TV. Sabi ko, okay. Ang ganda ng word na Andas na yan. Napabagay na bagay yun sa citronella na tinatanim namin. Ah, okay. Andas. So, di ba? Okay. So sabi ko, yung andas, yung sa karo ng kasanto. Diba, hinahawakan mo, pag humawakan, may relief ka. Sa brand to, andas. So, pina-IP ko yan. So, yun, doon ang pinanggalingan nito. Tapos sabi ko noon, ay, ang ganda ng andas, citronella para sa lamok to. Yun yung pinag-aralan natin, di ba? Mm-hmm. Sabi ko nung una, yung nilaunch ko to, all natural dengue away spray. Diba, remember noong 2019, mm-hmm. epidemic ang dengue sa Pilipinas? 200,000 to house dalawang libo namatay, 'di ba? Mga bata, nasa ospital ako, dalawang bata dengue namatay, ICU. O ang private hospital 'yun. Oo. 'Di ba? So meaning itong andas nito, before 'yan, nilaunch namin is all natural dengue away spray. Mm-hmm. Tapos now, nakita namin na it really helps the skin kaya naging derma antibody spray. It's a coin word. But ang antibody kasi nakita mo na sa loob ng dugo mo eh. Oo. Di ba? Oo. But now, because of may defense ka na sa skin mo, kaya sa amin namin, we are the first to launch the derma antibody product. Para na rin product. Siya, pasintabi po doon sa isang produkto na. Ano ba yun? Paki-off nga yung switch dyan. Parang yun, eh. Ngayon, paki-off na lang, andas na lang tayo. Pero yon repelling lang yon, nagre-repel lang. Oo, ito talaga. Pag sinubukan mo ang citronella namin, because 5% ang oil niyan, dahil ako, kami yung gumagawa ng oil eh. Mm-hmm. We extract the oil. Ah, kayo rin. Yeah, alright. Yung citronella grass, we grow it, no? And then, we have the oil, we have the water, sinama ko dyan sa mm-hmm. bote na yan. Mm-hmm. Kaya, with 5%, pag sinubukan nyo, it can kill mosquitoes. Wow. Instantly. Pag diretso mo sa mosquito, patay yan. Kasi ang naging, ang gumawa niyan is a neurologist. Now I know, nakita kaya pala na, may patay akong lamok kagabi. Nakita ko dun sa lamesa ko. See? Kasi nag-spray ako niyan kagabi. Ang ganda nito. Alam mo ba, kaya tuwa ako sa mga product na ito, talagang pinag-aralan, talagang masusubukan mo. Mm-hmm. Now, sabi ko nga, sa panahon natin, di ba, wala ang kuryente, panilamok, di ba? Oo nga. Kahit ang bahay namin naka-aircon, nalang pa rin yan eh. Diba? Oo naman. So, pero ang maganda nito, once na in-spray mo yung skin mo, mm-hmm. so it detoxifies your skin, tinatanggal yung it helps the moisturizer uh-huh. na ma-absorb yung water ng skin mo, hindi lumabas. Uh-huh. So, intact pa rin yan kahit it gives you moisture uh-huh. ng skin. And then, antiviral, ang citronella. Hindi walang allergy rin siya. I-research sa ano, yung citronella oil per se. Mm-hmm. Ano yan, ha? Merong study ang ibang bansa dyan about the antiviral activity mm-hmm. na even sa measles ginagamit. Oo. Oo. No? But sa not for polio. Oh. And this antiviral. Di ba? Okay. And then, antibacterial. Oh. And then, nilagyan pa ng ethyl alcohol na natural alcohol. So, mm-hmm. double antibacterial constituent yan. Even the plants itself has antibacterial property na citronella. Wow. Yeah, napakabisa. Di ba? Palaban na sa mga chemical na sinispray-spray nyo sa ano nyo. Oo. Diba? Masakit pa sa dibdib. And dibdib. Aromatherapy pa. Oo. So, correct. Ang aromatherapy can change your mood. Di ba? Yung life mo. I mean, the environment mo. Mm-hmm. Di ba? So, pag pinag-aralan mo yung science ng aromatherapy, yung olfactory nerve mo, pagka naamoy mo yan, pupunta dito yan sa olfactory nerve, yes. It will message your brain na, uy, ang yung bango mood nito. Mo, yung mood niya. So, nare-relax ka. Psychological na exactly. Diba? So, nababago mo ngayon yung ano mo. Kaya ibang gusto, kandila. Oo. Ngayon, but the candle sometimes, scented lang. Oo.
synthetic yung mga chemical okay. na oil. But this one, I use the oil of the citronella okay. and I put the andas para may insect repellent candle. Mayroon na. Din palang ano, no? So, mayroon din candle niya. Candle version. Yung nabuhay ako, hindi naman ako oko. Pero nagagawa ko na, bakit nga hindi? Diba? Eh kung para sa kalusugan ng tao. Diba? Mm-hmm. Eh kung may experience mo lang na talagang nandun ka na sa pa-packet ka na yun. At least na mabubuhay ka pang matagal because of the good products. Oo. We still have one product. Pakita ayan. Natin. So, ito man, it was kami unang nag-claim yan. Napang nakita sa TV, kami unang nag-claim yan. Kasi meron akong din kung kailan ko yung live sa Facebook. Okay. Pero it's a andas pa rin. It's all natural, dual antibacterial sanitizer. So, this is made of what? This is made of citronella oil. Okay. Okay. We put aloe vera. Okay. We have ethyl alcohol. Okay? Kaya very banayad dyan sa skin nyo. Pagka inilagay mo yun sa skin mo, protected na yan. Because of the citronella, it can repel mosquitoes. Kasi ibang mga citronella products can repel only. Eh. This is the same thing. No? Oh. So, yun ang kagandahan ng sanitizer na yan. It's natural ingredient. See? Mm-hmm. So, it's the andas defense. It's a, wow. Yung, sundan nyo lang yung word na andas eh. All natural, dual antibacterial sanitizer. Dual kasi may ethyl alcohol na siya, may citronella pa kami nilagay dyan. Mm-hmm. And all the moisturizer content niya, yung pagka pinag-study mo yung ingredient, actually, mga four ingredients are moisturizer. Mm-hmm. So, it's really very good for the skin. Mm-hmm. Okay. And the aloe vera is a natural ingredient that gives that moisturizes your skin. Mm-hmm. Okay, sir. Tanong ko lang, sa lahat ng mga produkto ninyo, syempre, alam ko na katulad ng binanggit nyo kanina, galing ito doon sa mga halaman na kung saan itinanim nyo rin mismo. Yes. Tama? But then, sinong may ahensya ba na tumulong din sa inyo para yung katulad nung binanggit yung process kanina, yung 50 to 60, ma-dry mo yung halaman. Yes. Is there any agency that help you materialize what is... Yung lumalaki na kasi kami, mm-hmm. so I need to expand syempre yung aming processing plant. Mm-hmm. No? So tumakbo ako sa DOST, okay. Department of Science and Technology. Meron silang patuwa yung setup program. Yeah. Okay, so sabi ko, sir, baka pwede kong i-apply itong, bibili pa ako ng drying facility, tapos yung bibili pa ako another milling machine, mm-hmm. itong distillation machine. So lahat yan, pinautang ako. Wow. And then without interest, I think without interest. Oh, zero interest. DOST. So matter of 2 years, nabayaran ko lahat yun. Really? Kaya nakaputap ako na mas malaki. Mm-hmm. Na processing facilities. Hindi ka na umulit? Pwede ka pa naman umulit yeah, eh, di ba? Actually, papunta ko sa spray-dried material. Uh-huh. Kasi yung spray-dried material, gusto kong ilabas itong lagundi natin sa ibang bansa. Okay? Uh-huh. Para totally stable yung ating ingredient, yung properties ng lagundi, I will use the spray-dried material. Di ba? For lagundi and kung Japan, nakita na tayo. Tuwan-tuwa ako dun sa balita nila na gagawing lagundi jelly. Wow. Oh. See? So, ibang bansa naniwala sa atin. Kayo po ba? Sana maniwala rin kayo. Produktong Pinoy ito, Pinoy, ha? Proud to be Pilipino. Ano, this is also recognized by DOST. And of course, this yes. is, ano, meron tayong FDA, right? Yes. Bago lahat yan, kailangan may license to operate ka. So, yung facilities namin are licensed ng FDA, yung BiniBioPharm. Mm-hmm. Yung aming distribution has LTO also. Mm-hmm. Even the products has CPR, CPN, patawagin. Mm-hmm. The certification of product notification, certification of product registration, those are important din sa isang mm-hmm. produkto. Kasi kung ano man ang mangyari, at least alam nyo na ito yung registrado. Oo. Nako, alam mo, ang sarap ng kwentuhan natin, Sir Patrick. But I'm sure hindi ito ang una at huli na kayo ay magiging bahagi ng tuklasin natin. But bago ko kayo tuluyang bitawan, gusto ko lang mensahe sa atin pong mga kababayan, no? At lalo na sa mga ahensya rin ng gobyerno na sa iyo eh tumulong din para magtuloy-tuloy ito pong iyong negosyo.
at itong pagtulong din sa ating mga kapwa Pilipino. Go ahead, Sir. Yes. So sa mga tagapakinig, sa mga viewers natin, unang-una, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Okay? So ang buhay, minsan lang yan, but of course, pagandahin natin. Kung paano pagpapaganda nito, ang taas lang naman ang bigay ng buhay sa atin. Okay? So maraming paraan para guminhawa yung ating buhay. It's up to us now. Hingin mo lang yung path mo. Okay? And then from that path, ikaw ngayon ang, pagka nahanap mo na, ikaw yung gagawa ng paraan eh. Hindi ka naman ano doon, dadaling ka lang doon, ituturo lang, i-guide ka lang, pero ikaw ang maghahanap. Kagaya ng mga ginawa ko, di ba? Naging Columbus ako, everything. So hahanapin mo yon. And then from there, from that wisdom, pwede ka nang, you know, makita mo na kung ano talaga yung pupuntahan mo, gumawa ka ng vision mo, gumawa ka ng goals mo, kailangan ma-reach mo yon, right? So wag kang tumigil hanggit mo na re-reach yun. Hanggang sa paggawa mo, hingin mo pa rin yung inspiration sa taas. Okay, yung kanyang, yung message niya. No, hanapin mo yun. And then from there, pangalagaan mo yung sarili mo. Pangalagaan mo yung kalusugan mo. Pangalagaan mo kung anong yaman meron ka. Diba? Kung kahit konti na lang yan, mapaparami mo yan, mapapalaki mo yan. Just be inspired na do something na mabuti para sa ibang tao, mabuti sa pamilya mo, kasi you will grow definitely. So yun lang yun. And then you ask the help of others. Okay, you have to ask the help of institution, government agencies, no? Dumapit ka sa kanila kung paano kanila matutulungan, kung may hanap buhay ka, always seek these people. Huwag kang makipag-away sa ibang mga kalaban mo. Gawin mo yung kalaban mo na strength mo para mas maging malakas ka. Okay? Huwag mong hanapan sila na para sila ma-down. Hanapan mo para sila tumaas, kasi pag lumaki sila, kasama ka sa paglaki, kung pare-pareho lang kayo nagpapalaki. Diba? Yun lang yun. So, be positive and always seek the help of God. And help, kung kailangan mo syempre ng finances, marami pwedeng puntahan. At pero kailangan maging ano ka, maging tapat ka. Diba? Yung 5 hinira mo, 5 ibabalik mo ang interest. Diba? So, nasa ano rin yun eh, Biblia yan eh. Kasi yung iba, binigyan nga. Pero yun din na ibinigay, walang interest man lang, hindi nila nakit. You have to help people. You have to help kung ano yung pinangako mo. So, yun yun. Okay, thank you so much, Sir Patrick. Isang malaking karangalan, Sir Patrick, na ikaw ay bahagi ng palatuntunan ito. At sana, hindi ito yung una at huli na magkasama tayo, hindi man dito sa tuklasin natin. Yes! Natuklasan mo ako, di ba? Natuklasan kita. Meron tayong sagit buhay. Yes, sagit buhay. Abangan nyo po dito sa Katipunan Channel. Dahil sigurado po ako, marami kayong matututunan, maraming ibibigay po sa inyo. Hindi lamang po sa mga kalusugan. Siyempre, pangkabuhayan din po na ibabahagi po sa inyo. At ang lahat po yan ay hatid po sa inyo ng Katipunan Channel at siyempre ng ROCS International Consumer Health Corporation. O, di ba? Yes. Ngayon pala. Po, salamat natin at sa tuklasin natin. Makikita nyo kung paano lalago ang isang ang kabuhayan natin, paano kayo ma-inspire, no? At at the end of the day, we need to live. But we have to enjoy, no? Yeah. Habang nabubuhay tayo. So, punong-puno na tayo ng mga problema. But in any problem, there's a solution. Tandaan niyo. Yeah, you have to seek lang at itama niyo, no? Kasi pag nasa maling path ka rin, hindi mo masasolve yan. Hindi ka magtatagumpay. You have to face the truth na talagang ang kabutihan ang kailangan manai. Diba? Yung pagkatao mo ang kailangan mong alagaan. And I am fully agree 100%. Maraming salamat, Sir Patrick. And of course, oras na po para tayo po ay tuluyang magpaalam. Pero bago po ako tuluyang magpaalam, nais ko pong pasalamatan ang lahat po ng ating mga tagapanood, ang ating pong mga patuloy na sumusubaybay sa ating Katipunan Channel. And of course, sa ating pong panauhin ngayon, walang iba kundi si Sir Patrick, no? D. Raquel, siya po ang presidente ng GH Nutri-Pharma Incorporated, Managing Director ng Binhi Biopharm Corporation at presidente rin po siya ng ROCS International Consumer Health Corporation. Marami pa po tayong matutuklasan dito kay Sir Patrick, but kulang na po tayo sa oras.
But lagi po nating tatandaan, katulad po ng binanggit niya, lagi lang po tayo manalig sa Diyos. At isipin po natin na kung ano man yung kinakaharap po natin na challenges sa ating buhay, magsilbi po itong gabay, inspirasyon po para patuloy po tayong lumaban at gumawa ng mabuti, hindi lamang po para sa ating sarili, kundi po para sa ibang tao. At lagi po tayo, sa araw-araw po na ginawa ng Diyos, humihilap po tayo ng gabay. Hindi po niya tayo pababayaan. Subok ko na po yun sa maraming panahon, sa matagal na panahon. Kaya lagi po tayong mag-isip lang po ng kabutihan. At iwasan po natin yung alam niyo po yon, yung sasabi natin na gagawa po tayo ng hindi maganda ay talagang magkakaroon po tayo, sabi nga, yung karma po eh mabilis po magaling po maghanap ng address po yan ng bahay natin. Kaya wag na po tayong gumawa ng ganun. Anyway, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga tagapanood at syempre sa ating pong technical staff, lalo na po kay Mer Achivido at kay Roxanne Suba, maraming salamat. At syempre sa ating pong Katipunan Channel, sa Katipunan Family, kay Professor Butch Valdez. At muli po tayong papalaot. Tandaan nyo po, mula every Wednesday and Friday, lagi po kayo manood ng tuklasin natin. At syempre, panoorin nyo rin po ang ibang palatuntunan po ng Katipunan Channel dito po sa ating YouTube and Facebook pages. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, nagpapaalam, magandang araw po sa inyo lahat.